Kasi dito ka din sasakay eh. Tama? Hindi ka naman sa kanan sasakay. Okay. So ngayon, ang checking natin, battery. No? Ang battery natin, ito. Bench cap. Yan. Caps natin. So i-check nyo yung level ng tubig. Okay, yung iba, lubog, yung iba nandito. Tinatap ko kasi baka may stop. Okay. Ito po yung maximum, uulitin ko. Ito ang maximum. Ito yung minimum. Okay. Okay. Pag napuno yan, ganyan yan. Kapaw. Okay. So, para ma-ensure natin na pag tayo ay tumitingin ng cup, tapos nakalubog, gusto yung makita, pag magtatap sa kanaway ng tubig, tignan nyo muna yung plates natin. Ito ang floater, sir, ha? Ang litang ng floater natin. Okay? So, mahaba yung seal natin. Tignan nyo kung basa o may tubig pa yung plates. Meron pa? Okay? Meron pa? Meron pa. Ibig sabihin, pwede nyo pa i-charge yan, kahit low level. Pero, kung yan, exposed na yung plates natin, kailangan nyo talaga mag-tap. Pero yung paglalagay ng tubig, yung enough lang, huwag nyo punuin. Kasi aapaw to pag nag-charge kayo. So, ang nare-recommend ko, maglalagay kayo ng tubig after charging. Okay? Pero, kung wala talaga naman ng tubig yung cell natin, lagyan nyo kahit pa paano. Okay? So, cleanliness, okay, good tayo dyan. Wala akong problema kasi bago eh. Bago pa eh. Okay. Pag ako mag-check ng battery cell ng level, ang una kong sinecheck, itong inner cell. Kasi itong inner cell, yan yung pinaka-mainit na bahagi ng battery. Ibig sabihin, mas mabilis maubos ng tubig dito kaysa dito sa outer. Ito yung mga 100, no? Okay. So, battery, okay na ako sa battery. Tignan naman na natin yung brake fluid. Nandun pala yung brake fluid. At dito, hydrosis. No. So meron po tayong brake fluid. Brake fluid. Ha? Kasi karamihan pag electric, kala nila walang brake fluid. Kala nila electrical din yung brake nila. Okay? Brake fluid. Ayan. Puno. Puno? Okay, good. So quality, yung level andito. Ito yung chine-check ng level. Yan yung pinaka-low. Okay. Check nyo yung quality. Yan. Viscosity, check nyo din. Baka mamaya nahaluan ng tubig. Okay. So, brake fluid after nyan, handle natin. Mounting ng salamin. Sir, ang salamin natin hindi ganyan ha. Hindi to rear view. Okay. Naka-side mirror tayo. Ano pala ito eh, side mirror eh. Sino ba nagtalikod yan? Ginawang kotse. Ano ba nag-ano yan? Si kotse. Kasi gusto niya din makita yung kuma niya. Kasi ang tinitignan sa side mirror, itong buong side na to. Okay? Mounting ng ilaw. Okay? Pillar. Yan. Tibay. Head guard. Yung mga welding. Yan ang chine-check natin dyan. Baka may mga plaques na. Okay? May idea kayo, sir, kung ano kaya i-resist nitong head guard nyo? Yung pag may bumagsak na bagay, ano ang kaya niyang i-resist? Nabigat. May idea po ba tayo? Sa ano lang, na...